Hello guys, welcome nga po pala sa aking channel. Ako nga po pala si Marlon. And today po, igagawa tayo ng oxtail asado. So, papakita ko po sa inyo na mayroon ako ditong oxtail. Pe-prepare ko po siya. So, tara, samahan niyo ako. So dito po may oxtail ako, siguro mga 10 kilo po siguro lahat to. Ayan siya. So ang ginagawa ko po muna is ititrim ko po muna lahat ng fats niya. Ayan. Meron na po ako dito nagawa ng iba. Ayan. Ito yung fats. So for discarded na po ito. Tatapon na yan. Ayan. And then later on po, hihiwain ko siya. So ang paghihiwa po ng oxtail is may kakapain po kayo ditong banda, yung parang joint niya. Ngayon, pag nakapa mo siya, bawang to. Yan, kita nyo. That's pretty good. Naputol ko siya kasi nakakapa mo yung joint. So tatapusin ko lang to lahat. Minsan po ang paghihiwa nito, ano eh, tricky. Minsan madaling makapa, minsan matagal. Yan. Dati po nung hindi pa ako sanay maghihiwa nito, tinataga ako. Yun pala, mali. So tinuruan po ako ng aking Chinese chief cook dati. Nung nasa offshore ako. And then yun, natutunan ko na siya. Yan. So nakita niyo po. Eto ganun din. So tapusin ko po muna ito lahat. So guys, ito na po yung nahiwa kong oxtail. Next procedure po, punta na ako sa aming hot galley. And then, iluluto ko na to. So, ang next ko pong gagawin is pakukulong ko po itong oxtails dito. So, isang kulo lang po yan. Then, tatapon natin yung sabaw. So guys, aantayin lang natin siyang kumulo para lumabas yung mga impurities. So guys, kumukulo na po yung ating oxtail. Papatayin ko na. And then, strain natin siya rito. Okay guys, ang ingredients na gagamitin natin is meron tayong cinnamon bark, Sichuan peppercorn, star anise, luya, regular peppercorns, and bay leaf. So, ang first thing to do po is magbabrown tayo ng sugar. So, gamit ang mantika. Then, sugar.
So, ibabrown ko lang po ito, pero hindi natin susunugin, yung brown lang. Okay, ready na pong ilagay ang ating oxtail dahil medyo brown na yung ating sugar. So, andyan na po yung ating sabaw. Lagay ko na po yung ating aromatics. So, lalagyan ko po ng toyo, dark soy sauce, apple cider vinegar, aromat, then halo lang siya. So ito na po siya. Antayin ko lang siyang kumulo, then hihinaan ko yung kanyang temperature. Then i-braise natin siya ng mga 2 hours. So guys, kumukulo na, ihinaan ko na po siya. So yan, naka-9 kasi yan. Yan, so gawin ko lang siyang 5. So mga 2 oras siguro is isi-simmer natin siya. Then mamaya, babalikan na lang natin siya. I-adjust na lang kung dapat i-adjust yung lasa pati yung kulay. So later. Guys, maglalagay rin pala ako nitong dried chili para medyo may konting kick ng anghang yung ating asado. So guys, halos 2 oras na yung lumipas. Check ko lang kung okay na tong ating oxtail. So ayan, kumukulo siya. Maaga pa naman po, alas 2 pa lang. So nakapag-break na kami. So check tayo ng isa. Kunin natin yung pinakamalaki. Mukhang malambot na po siya. Lambot na. So mga 30 minutes pa po siguro. I-stop ko na to. Then i-adjust ko na lang yung lasa niya. Then i-skim ko rin po yung mga mantika na naririto. Ayan. Na yung mantika. Oh. Then i-adjust ko na lang din po yung lasa. Later on papakita ko sa inyo yung finished product. Guys, ang dami ko na po na kuwang mantika. So, iluluto ko po siguro ito ng mga 30 minutes. And then, hahanguin natin at palalaputin po yung sauce. So guys, bali kanina ko pa pinatay ito. Binalikan ko na lang. So, ang gagawin ko is sasalain ko siya. Lagay ko dito sa pan na to. Then saka natin palalaputin yung sauce.
So guys, andito na yung ating oxtails. Next thing ko naman gagawin is palalaputin ko yung sabaw, pero babawasan ko to dahil sobrang dami. So ikikip ko po itong sabaw na to. Gagawa ko ng beef noodles maybe sa ibang araw. Yan. So guys, ito na yung sinave ko para sa ating noodles sa ibang araw. And then maglalagay po ako ng edamame. Parang beans to ng mga Japanese. And then palalaputin ko na siya. So guys, ang ginamit kong pampalapot is glutinous rice flour. So pwede rin kayo gumamit ng cornstarch. So guys, okay na yung consistency ng ating sauce. Lagyan naman natin siya ng spring onions. And then, saka natin siya ibubuo sa ating oxtail. Guys, ready na yung ating oxtail asado. Para sa final touch, ang ating spring onions. Wow, yummy! So guys, kumuha ako ng kapraso para matikman natin kung masarap ba siya. So ang gamit ko lang is kutsara na plastic. Kita nyo, ang lambot. Wow, sarap. Ayan. Ang hirap gamitin ng kutsara, kakamayin ko na. So tikman natin yung beans. Ayan. Then yung oxtails. Sarap, lambot. Oh yeah. Sarap, panalo. The best. So hello guys, andito na po ako sa aking cabin. Nakapagpalit na rin po ako ng damit. So yun po guys, na-share ko lang po sa inyo kung paano ko niluto yung oxtail asado, paano ko po siya prepare, magmula sa mitrum hanggang po sa hatgali. So yung version po ng asado na yun is version ko lang din po yun. Actually po, marami pong version ng pagluluto ng asado. So i-share ko lang din po sa inyo. So yun lang po, kung may hilig po ulit kayo sa mga ganitong klase ng video and kung napadpad po kayo sa aking channel and nagustuhan nyo naman po yung video na ginawa ko, eh sana po pa-support naman po yung channel ko by subscribing. Pakihit na rin po yung like and share button. Pati na rin po yung bell icon. Yun lang po, maraming salamat. Ingat po tayo palagi guys. Bye bye, ingat, God bless. Peace.